tayo, guys. So, wala nang patumpik-tumpik pa. Sapak na agad. Sa dami ng nag-request ng corned beef review, magkakaroon tayo ngayon ng corned beef battle. Yeah! Di, bigyan ko sila ngayon ng magandang laban. Dahil dyan, para mas maging komplikado at mas maging patas ang pagbibigay natin ng review sa mga corned beef na to, nagamit tayo ng blindfold. Ayan. Kasi guys, pag nakita ko na yung itsura nito, malalaman ko na agad kung anong brand to. Hindi naman sa pagmamayabang. Kasi, syempre, usual naman ang kinakain natin. So ngayon, magkakaroon tayo ng literal na blind taste test. By the way guys, we have here local brands of corned beef. Meron tayong Pure Foods, Highlands, Argentina, Delimundo, Lucky 7, and Swift Corned Beef. By the way, si Highlands, ang kinuha mo na is premium kasi meron silang tatlong flavor. Yung isa yung regular, yung improved, and premium. Since nagre-review tayo ng the best, kinuha ko na yung premium para malaman talaga natin kung sino yung the best. Other than that, hindi na ako kumuha ng Star Corned Beef kasi under din siya ni Pure Foods. Ito na lang muna paglalaban-labanin natin. Okay? Iinitin natin sila sa microwave for 1 minute para pare-parehas. Hello guys! Since quarantine tayo, hindi to face mask. Ito ay blindfold. Okay na, mag-blindfold na ako. Titikman na natin yung corned beef. Kinakabahan ako, baka magkamali ako. No? Baka ito na yung huling time na panonoodin nyo ako sa vlog ko, no? Game! Okay na? Amoy na muna natin. Amoy sardinas! Tignan na natin guys. Ininto 1 minute lang, pare-pareha sila para walang sibuyas, walang asin. Para naman pare-parehas yung laban. Kasi yung iba, iinitin pa. Siyempre, mag-evaporate yung sauce nun. May nakuha na ba ako? Ako nakuha. Ano ba ito? Mahibla siya. Uhula ako na ba agad? Wala pa akong sense of comparison. Mabango to guys, mabango. May beef. May beef talaga. May hinala na akong swift to, pero tikman muna natin yung iba. Baka magkamali ako. Yung alat niya, saktong-sakto. Medyo lalagyan mo lang ng konting, nilagyan lang nila ng konting alat para pag sinama mo sa hanin. Naku, parang amoy ito. May amoy bechin. Amoy Argentina. It's either Argentina or ano eh. Lucky 7. Medyo durog siya guys. Yung texture niya medyo durog. Yung amoy niya amoy Argentina talaga. Yung Lucky 7 kasi hindi ako masyadong kumakain. Sige, next, next. Parang lasang, malinamnam yun. Lasang MSG. Malaking difference nung nauna doon sa pangalawa. Uy! Amoy baka din ah. Pero hindi masyado mo ito. Matubig. Mas matabang. Siguro Highlands to. May alap siya. Lasa iodized. Pero hindi concentrated yung lasa. Kasi nga parang matubig. Okay din naman yung beef niya. Mas strong din. Pero mas strong yung number one. Kesa dito. Mas maninip, mas maiiksi yung strong ng beef niya. Parang may MSG din. Huwag natin i-discriminate sa MSG. Pero yun nga, yung amoy niya hindi ganun ka-strong, hindi ganun ka-amoy ng beef. So next tayo, next. Sana may tamahan naman ako dito, baka hindi na ako panood. Pag wala akong tinamahan guys, pasensya na, hindi ako masyadong nag-corned beef. Chunky! Pure Foods! Tama kaya ako, teka lang ha. Masebo! Kaya, bibigyan ko ng patas na laban pa. Inom tayong tubig. Baka sabihin yung beef. Malasa, malinamnam. Balansa yung flavor, hindi kagaya nung mga nauna. Yung nauna masarap eh, kasi very beefy yung lasa. Ito, lasang beef din pero balansa na yung lasa niya. Medyo, hindi siya oily. Oily siya, pero parang matubig. Ito, nagahalo yung oil tsaka yung tubig. Tapos malambot yung beef niya. Malambot yung strand. Katingin ko si ano to, si Pure Foods. Next! Beef.
para umakain ng kaldereta. Chunky, malambot, very beefy. Pag inamoy ko, para ako nasa Tagaytay. Ano, amoy bulalo, chunky, mastrand, lasang-lasang beef. Masarap siya. Kung gusto niyo ng corned beef na sa tingin nyo, sulit yung ibabay ko sa corned beef. Dahil baka talaga walang extender, walang halong extender. Ito yung Delimondo to. Kasi very beefy siya eh. This is Delimondo. Amoy muna natin, guys. Amoy na lang to, baby. Amoy sunog. Lucky 7? Lucky 7. Ito yung binibigay sa Food Relief. Kung di ako nagkakamali, tingin ko talaga. It's either Argentina or Lucky 7. Pero alam ko yung amoy ng Argentina. Yung amoy ng Argentina kanina, number 2 yun. Tsaka hindi ganito yung texture ni Argentina. Nakakayaan mo kay Argentina. Masyadong natin yung nilalakit. Pero guys, may laban-laban naman si Argentina kesa dito. So sana tama ako, hindi ito sa Argentina. Parang baby meat. Guys, yung alat niya, nagtatali yung alat at paet pa. Hindi ko alam kung maalat na mapait na matamis. Hi guys, so ito, naka-lineup na raw dito yung tinikman natin kanina, blind taste test. Okay na ako doon sa hula ko. Yun na, kung may magkamali man ako, okay lang. Yung una, ang hula ko, si mag-start tayo dito sa left ko, papunta sa right, no? Si Swift. Si Swift yung una, yung pangalawa, si Argentina. Pangatlo, si Highland, si pang-apat, si Delimundo. Tapos, si Pure Foods, ang hula ko doon, si Pure Foods. Tapos, si Delimundo, and then yung huli, si Lucky 7. So, titignan ko na ngayon kung tinamaan ko sila lahat. Kung ilan yung tinamaan ko. Okay? Okay? Ready? Okay. Okay. Ta-da! Yes! Yes, tama ako lahat, guys. Kala ko masisira. So, kala ko hindi na ako paniniwalaan. Galing ko, ha? In fairness, tinamaan ko lahat. So, ayan. Tinamaan ko siya sa blind taste test. So, ngayon, may pagyayaman na ako na talagang okay naman yung panlasa ko, no? Dahil nahulaan ko sila. Anyways, walang daya yun, ha? On the spot yun. Tikman naman natin, guys, sila, at i-rank natin sila kung sino yung pinaka-the best na corned beef. Paano natin i-rank yung mga corned beef na to? Una, yung balance ng flavor. Yung pangalawa is kung sino yung pinaka-may beefy flavor. Siyempre, corned beef to. So, dapat kung sino may pinaka-lasang beef. Sige, tingnan na natin siya. Wala nang ang dami pang kiyaw-kiyaw. Okay. Kagaya kanina, sinasabi ko, si Swift corn beef. Beef na beef yung lasa. Very oily din siya. Nagsasabi yung pinig ko. In terms of alat, flavor niya mas maalat. Lasa iodized salt. Hindi ko natitikman yung sweetness. Meron kasing ibang corn beef na matamis yan. So, tingnan naman natin si Argentina corn beef. Ito si Argentina tamis. Ayun yung sinasabi ko may sweetness. Tapos, hindi siya pure beef. May extender. Ito yung lasa na ito. Parang alat at tamis. Yun yung component niya. So, tikman naman natin si Highlands. Si Highlands, medyo matubig. Very beefy din yung strunch niya. Makikita ninyo. Pero hindi siya masyado oily. Yung sauce niya parang matubig. Ayan. So, may konting sebo rin. Pamaya ko na sasamisin. Mas masarap. So, yun guys. Dito naman tayo kay Pure Foods. Tikman naman natin siya. Nagaya na sabi ko kanina, yung lasa ni Pure Foods, balanse. Malinamnam. Yung alat niya, hindi masyado maalat. Mas maranasahan mo yung pinalambot na baka. Yun ang lasa ng purpose. Balanse yung lasa. Yung beef flavor, lasang beef naman din siya. Makikita mo naman din na may strong pa ng beef. Tugman naman natin si Delimondo. Tugman natin siya, guys. Very strong yung beef flavor. Hindi siya maalat, guys. Talagang parang nakafocus to sa lasa ng baka. Oily, pero very beefy. Sulit na sulit yung pera niya dito. Kahit medyo mahal to, purong baka naman talaga. Lang extender. Unless kung may makita kayong iba nun. Pero pag tinignan nyo yung himla niya, baka talaga. Tigman naman natin si Lucky 7. Ito. Ito yung ayaw niya. Sorry. Sorry Lucky 7. Very artificial yung flavor. So guys, irang na natin to sa sino yung top 6 natin. So yung number 6, definitely, si Lucky 7. Number 6, okay, si Lucky 7. Pero swerte mo, bigyan ka ng chance na maisama sa review na to. So, yung panglima natin, definitely,
si Argentina dahil halos na-extender nga din siya. No? Yung top 4 natin, siguro si Highlands. Top 4 si Highlands. Since meron tayong batayan na balance ang play 4, meron tayong top 3. No? So ngayon, sino ang top 3 natin? Pangatlo? Dun 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 dun. Parang nagduda ako kay Delimundo. Sorry guys, pero ang taas na, may expectation din ako kay Delimundo kasi natigmo ko na pa nung pagka, eto yung problema sa review eh. Pagka kinakain mo lang siya ng mag-isa, sarap na sarap ka. Parang kagaya niyo sa sardinas, no? Nung review ko sa sardinas. Pero guys, pag pinagsabay-sabay nyo na sila, dun nyo lang malalaman yung difference na tatalunin siya ng ibang candies. Kagaya nyo sa sardinas. So, ang top 3 natin, si Delimundo. So, meron na lang tayong top 2. Sige nga dalaw, guys. So, ngayon, napakahirap ng decision na to dahil si Swift is very beefy. And lasa ni nasa talaga yung beef. And si Pure Foods naman, very balanced yung flavor niya. Hindi ako makapag-decide, pwede bang Thai? Pero ang corny, no? So, bigyan natin ng chance ulit, ha? Tingman lang natin. Kasi, mahirap talaga, guys. Sige na. Pagbigyan nyo na ako. Alam ko sobra na sa oras, pero isang mabilis lang. Guys, ang nanalo para sa akin, sa Battle of Corned Beef, si Pure Foods pa rin talaga. Bumala. Kasi, yun ang pamantayan natin. Sorry. Alam ko, mas masarap yung very beefy si Delimundo tsaka si Swift. Si Swift Corned Beef. In terms of beefy flavor, talaga sila yung gusto ko. Pero, since may batayan tayo na balanced flavor and beefy flavor, mas na naigsig yung Pure Foods Corned Beef. So, ang nanalo sa akin today, yung top 2 ko is si Swift Corned Beef and ang number 1 ko is si Pure Foods Corned Beef. Yay! Para naman dyan at nanalo si Pure Foods Corned Beef. So guys, kung nagustuhan nyo to, like naman dyan and subscribe na rin para mas maabangan nyo pa yung mga susunod na video ko. Okay? By the way, shoutout kay Doda Pancake, kay Jonathan Dasigan, nag-request din ng Corned Beef, kay Ma'am PJ sa PNP, saludo kami sa inyo mga frontliners, si Arvin, thank you for following me on YouTube. So, yun lang muna guys. Bye! See you next time! Bye!